Yo, Jams! Magandang umaga sa inyong lahat. Today is Thursday, September 14. Unahin ko na magpasalamat sa inyo, mga Jams natin dyan, dito sa YouTube natin. Maraming salamat sa inyo. Meron na tayong 4,000 subscribers. Palakpak ka naman dyan! Nakakatuwa lang kami isipin, no, dati ang hirap umakit ng subscription namin. So dati 1,000 lang yan, naging 2,000, naging 3,000, tapos ngayon 4,000 na. Yan, nakakatuwa. Kaya dun sa mga germs natin na sumusuporta sa ating channel, maraming salamat sa inyo. Asahan ninyo na mas pag-iigihin pa natin yung ginagawa natin dito sa channel natin, na makapagbigay ng mga usable na information na makakatulong sa mga kapwa natin rider, tsaka sa mga ka-germs natin dyan sa kalsada. So, for today's video, magkakaroon ulit tayo ng fourth episode dito sa ating series ng mga payo ni Kuya Germs. So ayan, kung hindi nyo pa napapanood yung tatlong episode natin ng mga payo ni Kuya Germs, check nyo yung link sa baba sa may description. Meron dyan tatlo, mga payo ni Kuya Germs, part 1, part 2, and part 3. Check nyo na lang yan. So ngayong umaga, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay gasolina. Ito, maraming nagtatalo-talo dito sa gasolina na to eh. Alam nyo kasi ang gasolina, isa yan sa pinaka-importanting component ng isang motor para maging mobilize ang isang engine or isang makina or ang isang motor. So pag wala tayong gasolina, hindi tayo aandar, hindi tayo uusad. Pero hindi lang yon. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat nating gawin para maging smooth ang takbo ng ating mga motor. Marami kasing mga customer sa shop na pumupunta na hindi natin ma-accommodate gawa ng gusto nila magpa FI cleaning, gusto nila magpa throttle body cleaning, yung mga ganyan, basta magpalinis, gusto nilang magpa refresh. Hindi natin sila ma-accommodate gawa ng wala tayong diagnostic tool, wala tayong pang-reset ng mga dapat i-reset kapag pinapakialaman natin yung mga makina ng motor. Unahan ko na kayo, yung mga bagong motor ngayon, mga FI, sobrang masiselan na itong mga to. Masiselan sila galawin, masiselan sila sa gasoline, tapos pag hindi natin sila naibalik ng tama, pag kinalas natin, hindi na tayo magkakaroon ng maayos na andar. So dapat knowledgeable tayo sa pagbabaklas, sa pagbabalik ng mga piyesa natin. So ayun, hindi natin sila ma-accommodate gawa ng hindi pa natin kaya sa shop. Sabihin na natin ganun, hindi pa natin kaya, kaya hindi tayo gumagalaw ng mga ganun. Tapos kung titingnan natin, sobrang ang babata pa ng mga motor, ang bababa pa ng mga odo nila para maghanap or para magpalinis sila ng kanilang FI or fuel injector, tapos throttle body, mga ganyan. Tapos siya nga pala, ang fuel injector ng Honda, hindi ko alam kung nililinis yan or nire-replace ng buo. So comment nyo na lang din kung tama yung ano ko, tama yung thought ko dyan sa fuel injector ng Honda. Iba kasi ang fuel injector ng Honda tsaka Yamaha. Yung mga nakakaalam, pakicomment na lang kung tama ba yung ganun. So balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Minsan kasi may mga pumupunta sa shop na customer na nagtatanong ng throttle body, tapos FI cleaning, palit ng fuel filter, yung mga ganyan. Pero pag chinek namin yung odo, ang bata pa ng mga motor nila para sa ganong services or sa ganong PMS. Hindi naman masama magpalinis ng mga ganon, hindi masama magpalinis ng fuel injector, hindi masama magpa throttle body cleaning. Ang importante lang, maibalik natin yun ng maayos tsaka ng tama. Pero ang punto ko ngayon dito, minsan kasi mga nasa 20 pa lang naghahanap na sila ng throttle body cleaning kasi pumapalya na yung motor nila. Naghahanap na rin sila ng pamalit ng kanilang fuel filter kasi feeling nila madumi na yung fuel filter nila, tapos pumupugak-pugak na yung takbo ng motor nila. Ang iniisip ko, bakit ganun? Bakit sobrang babata pa ng motor nila, nakakaramdam na sila ng ganun sa motor nila? Yung parang pumapalya na yung throttle nila, parang hindi na nagbibigay ng masyadong gas yung injector nila, yung mga ganun. Kasi ako, kinocompare ko yung motor ko dito sa motor nila. For example, yung ADB150 ko, laging malayo biyahe nun. Laging malayo, tapos araw-araw gamit. Ang odo nun nasa 50,000 na, 50,000 kilometers na yung kanyang odo. Pero never pa ako naka-experience ng pagpalya nung kanyang throttle or yung pagkawala ng response nung kanyang throttle or yung power niya. Kasi every time na magdo-throttle
oil tayo. Yung component, yung injector kasi binibigyan niya ng gasolina yung loob ng combustion, yung ganun. Mararamdaman kasi natin yung pagpalya ng motor kapag nagtotrottle tayo tapos wala tayong nararamdaman na binibigay na power ng makina. So yung mga expert diyan, sila na bahala mag-explain kung ano yung combustion na nangyayari sa loob ng makina kapag nagtotrottle tayo ng ganun. Hindi kasi tayo maalam diyan, hindi tayo eksperto sa ganyan. Anyway, ginagawa ko lang kasi sample yung motor ko, gawa ng... Yung motor ko kasi consistent siya na Shell yung kinakarga kong gasolina sa kanya. Tapos, shiner ko lang yung motor ko kasi gawa ng... Yun nga, sinasabi ko, 50,000 na yung odo pero never pa ako nagkaroon ng problema pagdating sa power or sa response nung throttle niya. Hindi siya pumapalya, hindi siya pumupugak-pugak. Yung ibang motor kasi, sobrang bata pa ng motor, ayun, nakakaramdam na ng mga ganon. Kaya itong fourth episode natin dito sa mga payo ni Kuya Germs. Ito yung tingin ko na dapat nating gawin. Kung sakasakaling makapag-acquire tayo ng bagong motor, ito yung dapat nating gawin para maalagaan natin yung mga motor natin sa pagkakaroon ng premature na pagkawala ng power or pagpugak-pugak ng mga motor natin, pagkawala ng throttle response. Tapos, syempre lose power din. Hindi natin masyadong nararamdaman yung power ng motor. Ito yon. I-share ko lang kasi sa inyo yung ginagawa kong preventive maintenance ng motor ko nang wala akong ginagawa para maiwasan natin yung ganong problema. Ganon din dito sa ADB160 natin. Same habit pa rin yung ginagawa ko para hindi ako agad-agad magpapalit ng fuel filter, hindi agad ako magpapalinis ng fuel injector, tsaka hindi agad ako magpapalinis ng throttle body. Although, may certain kilometers or may certain odo na dapat nating sundin para sa ating preventive maintenance services, yung mga paglilinis na ganyan. Pero sa akin kasi, sa ADB150, hindi ko siya muna ginagalaw kasi baka magkaroon pa ako ng mas maraming problema or wala akong tiwala sa gagawa. Ngayon, inaaral pa namin yung mga ganong services para kung sakasakali na mag-offer kami ng services sa shop, sigurado na kami sa ginagawa namin. Ngayon, ito yung payo ko sa inyo para hindi kayo masyadong magkaroon ng problema pagdating sa inyong throttle body, sa inyong fuel injector, tsaka sa inyong fuel filter. So, ito. Ako, consistent ako na magpagas sa isang gasolinahan lang. Ito, yung Shell dito. May Shell kasi dito sa amin. Itong part na to. May Shell dito sa Floodway. Dito ako talaga madalas magpagasolina. Siguro 95% ng pagpapagasolina ko dito ko kinukuha sa ano na to. Sa branch na to dito, sa Shell dito. Kasi itong branch na to, hindi to binabaha dito. Tapos, tingin ko kasi malinis yung gasolina nila dito. Kaya dito ko siya dinadala palagi. So, ayan. Sinabi ko na, ang gasolina dapat natin, dapat lagi ang malinis. Dapat yung mga gasoline station na pinupuntahan natin, dapat meron tayong confidence na malinis yung gasolina ang kinakarga sa motor natin. Kasi, ayan yung number one na nagiging rason kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa fuel pump, sa fuel filter, sa fuel injector. Ayan yung nagiging problema niya. Kailangan natin pumunta sa mga trusted natin or sa tingin natin malinis na gasoline station para maiwasan natin yung mabilis na pagdumi ng fuel filter natin, yung mabilis na pagbara ng fuel injector natin, yung mga ganung bagay. Ako kasi, sa totoo lang, kahit mahal ang Shell, talagang tinatiyaga ako talaga yung Shell na doon ako magpagasolina. Kasi, kaysa naman magkaroon ako ng problema sa makina ko, mas gugustuhin ko na yung ganito. Pero yun, 50,000 na yung odo ng ADB150 ko. Wala akong nararamdamang kakaiba doon. Wala akong nararamdaman sa throttle na kakaiba, yung naglo-lose power. Wala. Tapos never ko pang pinagalaw yung throttle body noon. Never ko pang pinagalaw yung fuel filter. Kasi kampante ako sa kinakarga kong gasolina. So ayun lang para dun sa part na yon. Isa bang payo ko sa inyo yung frequent na pag-check ng inyong air filter. Ito namang air filter kasi dito naman nakakonekta or dito yung higop
output ng ating throttle body. Sa loob ng air filter box, meron dyan tubo. Yan yung tubo na hinihigupan ng ating throttle body. So parang sa carb din, meron ding ganun yung carb. Meron ding air intake na tinatawag. Ngayon naman, para maalagaan natin yung throttle body natin, ang i-maintain naman natin ay yung ating frequent na pagpalit ng air filter. Kung sakasakali na wala pa kayong budget, pag-ipunan nyo na, kasi 10,000 km lang naman yung odo na kailangan nyong bunin bago kayo magpalit ng air filter, or depende sa inyong road condition. Kung malikabok ang lugar ninyo, kung walang kalsada, mas mabilis dudumi ang inyong air filter. Pero kung nandito kayo sa city na kalsada naman, magtatagal-tagal ang inyong air filter. So ayun lang yung kailangan nyong gawin para tumagal-tagal ang inyong throttle body bago linisin. Ang throttle body rin kasi, magkakaroon ka rin ng problema dyan kapag madumi yan. Kaya talagang nililinis yan. May certain time na kailangan linisin yung throttle body. Pero para makaiwas tayo dun, or para mapahaba-haba natin yung ganun, alagaan natin yung ating air filter. Frequent tayo magpalit. Actually, hindi naman frequent yun kasi every 10,000 yun eh. 10,000 hanggang 12,000 kilometers pwede nating itolerate yun kung wala kayong budget. Pero kung may budget naman kayo, kahit every 10,000 pwede kayo magpalit, walang masama dun. So ayun lang germs, maraming salamat sa inyo sa pagtutok ninyo dito sa fourth episode natin, dito sa mga payo ni Kuya Germs. Nandito na ulit tayo sa ating residence. So ayun lang germs, yung fourth episode natin dito sa mga payo ni Kuya Germs. So ulitin ko, hanap tayo ng trusted natin na gasoline station na palagay natin malinis yung gasoline na kinakarga sa ating motor, para hindi kaagad-agad dumudumi yung ating fuel filter tsaka yung ating fuel injector. And then ugaliin natin, bisitahin yung ating air filter. Kung sakasakaling pwede nang palitan, palitan na natin, para hindi naman nabubugbog yung ating throttle body. Para hindi rin kaagad-agad required yung paglilinis ng ating throttle body dahil sa dumi ng airbox natin. Ayun, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Jeff Rocks out.